What's up, Bayang Karirista? Nandito po tayo ngayon, isa sa Class A Jackie ng Pinas. Jackie, RP Hill. And down the straight they go, Umbre the leader on the outside, rushing up is Curtain Razor, Maricel, Umbre the leader by Tourer, Curtain on the outside is Runaway Star, Estelle, Umbre on the Runaway Star, at the wire, Umbre, Runaway Star, sa pool, Flirting Hero, Metronome. It's the pressure dancer, Soma Kung Lunde, moving up to take the lead. It's now Soma Kung Lunde, pressure dancer, drops back to second, yes, Mikey running in third, magandang tanghali sa Bayang Karirista, sa Batang Karera. Salamat sa pag-interview sa akin ni Mr. Ronald Danagon sa kanyang channel. Salamat. Sa pamilya mo, ikaw lang ba ang nasa karera? Oo eh. Ako lang talagang ipinus ng father ko tsaka ng kapatid ko. Talagang ano sila, lehitimong karerista. Eh, tatatapos ko lang ng high school. Kaka-graduate ko lang. Sabi niya, ng kapatid ko, hindi na raw ako kayang pag-aralin ng tatay ko. Kasi nga, wala eh, financial problem. Eh, sabi niya, subukan mo, nagtatanggapan ng a jockey dito sa ganitong opisina sa Makati pa lang. Nag-try naman ako. Nagkumuha ako ng application. Gawa ng Diyos, pinatawag ako. Ayun, nagtuloy-tuloy yung interview sa komisyon. Ayun, ang hirap nga rin ng mag-commute ka mag-isa na, ikaw, mag-isa ka lang eh, hindi mo alam kung saan yung Makati, o ituturo lang sa inyong kapatid ko. Dito ka sumakay, dito ka bababa, gano'n eh. Pero kaya ibig sabihin, yung tatay mo tsaka kapatid mo, nangangarera lang sila, pero hindi sila nagtatrabaho sa karera. Ay, hindi. Ah, hindi. Karerista talaga. Oo. Mga ilang taong ka nun, mga in-encourage ka nilang mag-inite? Katatapos ko lang ng high school nun, mga 17. O kaya nung nakapag-apply ka, 17 years old. Nakapag-apply ka kuya sa komisyon, ewan ko sa komisyon ba yun, basta sa Jackie's, Jackie's Academy, ano, natanggap ka ba agad? Hindi, may interview kasi sila, ang dami kasi namin nun eh. Nagpunta kami sa opisina ng ano, sa commission na ano, Herrera pa. Sa Herrera, o. Ang dami kong nakita na ano, mga nakabuts talaga, ang mga kasabay ko. Ngayon ito pala, interview. Sukatan ng timbang, tapos yung ano nga, yung height mo. Tapos eto na, sumunod, interview na. Isa-isa kayo pinatatawag dun sa room. Talagang naka ano pa yung lamesa nila, yung table nila, horseshoe eh. Oh, talagang. Tapos sa gitna ka po eh. Kaya, maraming view eh. Marami sila magtatanong sa'yo. Waga lahat talaga, interviewin ka nila. Pumasa ka sa interview? Pumasa ka sa ano? May dumating na letter sa bahay. Ayun nga, sabi nung kapatid ko, pinagre-report na raw ako. Ayun, mag-start na raw ng academy. Nga, nakapasa sa interview. Awa ng Diyos. Ayun, nag-school na mag-start. Sakay ako ng tricycle. Saan ba kayo nakatira doon? Santa Mesa ako eh. Santa Mesa, Manila, tapos sa San Lazaro ka mag-iin sa'yo. Yung andaluyong ang daan mo ngayon, sasakay ka ng punta. Medyo malayo. Magko-commute ka eh, tapos tricycle ka sa Santa Ana. Araw-araw yun. Oo, araw-araw. Eh, ang alam ko, ang school, start alas 8, yung pala nagigising yung mga kasama ko. Alas 5 pala, nag-iinsayo na sila. Eh, wala akong alam na may ensayo pala. Nakita ko yung kareraan sa Tana. Sabi ko, ang laki naman ng school na to. Ang laki naman ng academy. Ayun sabihin, noong nag-apply ka ng apprentice, hindi mo alam na ganito pala yung larangan ng karera. Alam ko, academy. Siyempre, school ka muna bago. Yung pala, mix na yun. Sa training. At the same time, di ba? Yung parang ganun. Wala eh. Talagang outsider nga eh. Outsider. Tapos, kuya, nung nakaano ka na nun, paano ka nag-start? Ano ba? Tumulong ka sa kwadra o nakapag-insayo ka ba agad? Mga dalawang buwan, wala talaga akong stable pa noon. Talaga naghahanap ako. Sa mga klase ko, baka may maitutulong sila. Eh, si A.N. Mamaril nga, sabi niya, punta ka rito sa stable ni Sammy Sarupa noon eh. Eh, nagpasyal-pasyal ako.
hanggang sa nakakilala yung taga-kumpare ng tatay ko. Hmm. Sa sila, Tata Ilyo nga, sila Kuya Bong Ragos. Oh. Doon naman ako inrekomenda na baka pwede daw ako doon mag-stay, maging katulong din sa magpagturo ng ano, sa kabayo. Ang ibig sabihin, naging helper ka ng SOTA. Hmm, nag-helper talaga. Para, ano yung basic na ginagawa nun? No? Yun, nagkakalaykay ka rin ng kwadra, nag-ano ka ng tubig, nagnanda mo, papakain ka, katulong ka, kung ano man gawain sa... Nakapaglinis ka ng kabayo? Pero first time mo yung humakot ng kabayo? First time, magpasyal. Oh. Pasyal, yung mensa, bibiruin ka pa hanggat hindi pa tuyo yung dila, huwag mo ipapasok. Sa to yan eh, yung mga biro sa karera yun, di ba? Ako sabi ko, paano matutuyo ito? O tapos nun, paano ka nag-start makapag-insayo? Eh, sa kwadra muna. Oh. Doon din sa stable na yun? Hindi, kay Sammy Sarup, nakapag-insayo, subukan ko daw, din, trote-trote. Paghapon, tapos din trabaho, yun, sasakyan ko na, trote-trote. Tapos pabalik naman, gano'n. Sabi nga nung sota ni Sammy Sarup, wala raw akong tatalunin. Meron gano'n, maraming boy kanchaw doon. Baga, umpisa pa lang talagang binibigyan ka na nila ng... Okay, wala tayong magagawa. Oh. Sabi ko, yun yung... Kung baga raw sa Madjong, Flores ako. Flores para po. De, syempre, wala naman tayo yan eh. Sige lang, di ba? Sakay lang. Napunta ako kila Tata Ilyong, kila Mang Rogelio, sa Tata Ilyong. Lagos. Doon, nag-umpisa na ako. Kila Kuya Joey. Joey Macrig. Ayan, nag-umpisa na ako. Kila Tata Iwaning. Nag-umpisa na talaga. Doon. Nakapag-insayo ka na sa pista? Oh, natira ako doon. Natira ako kay Kuya Bong. Tagal din. Talagang nakapag-insayo na ako sa pista. Pinag-insayo na. Nung panahon na nag-a-academy ka, nasubukan mo mahulog? Hindi pa eh. Hindi pa eh. Ibig sabihin, naging professional ka na bago mo na-experience? Oo. Ay, nagtuturo pa lang. Nagtuturo ka? Nahulog ka? Anong mo nun? Hindi ka pa nag-isip kasi, na umayaw? Kasi, siyempre, mga baby. Oo. Diyan kay baga umpisahan ka nila, paano ka mag-balance? Eh, wala kang ka-balance ako noon. Kumbaga, isipin ko nga, nung nag-umpisa ako magpaturote, sabi ko, parang bisikleta lang to. Diretso lang, balance lang. Eh, kumanter si Kabayo. Hindi ko rin makalimutan yung pangalan, no? Si Sisiw. Pinag-iinsayo ko. Alas 5. Konti pa lang ang nag-iinsayo. Aba ko, tumurote, sabi ko, parang bisikleta lang. Kapit lang. Pagdating nung, siguro nakakalahating karera na, kumanter na. Ala, kumaskas na. Ayun lang, hindi ko na mapigil. Nanigas na yung braso ko. Talagang hindi ko kaya. Sabi ng mga hinete sumisigaw, naririnig ko. Iiwas mo lang. Huwag ka lang babangga. Hihinto rin yan. Ganun sila. Suporta rin din yung mga akatuwari. So, nahulog ka? Hindi naman ako. Numinturin siya. Inakay na ni Kuya Bong. Pero ano yung pinaka nahirapang part nung nag-iinsayo ka na? Bilang isang apprentice. Wala naman. Mahirap lang din sa pagka marami ka na rin iniinsayo. Kila Araneta. Sa katawan. Pagod talaga. Talagang alas 10 matatapos. Ang daming kabayo dun, no? Kay Araneta. So, sasabihin nila Tata Ilong, saan nag-iinsayo? Pinag-iinsayo ko dun ng trainer. Ni Mang Ergelius ba yun? Yung trainer. Pero, kuya, yung, di ba, apprentice ka, nag-iinsayo ka. Ano, kumikita ka ba? Nabibigyan naman din ng balato. Pagka yung natimbang si Kabayo na iniinsayo mo. Pero walang sweldo? Wala naman eh. Pakonswelo lang pa. Pero at least hanggang nag-aaral ka ng pag-a-apprentice, kahit pa paano, May kinikita ka. Tapos nakakapag-ipong ka ng gamit. Kanyari, biligyan ka. Nag-helper din ako kay Kuya Joey na. Joey Makaraig. Pinag-helper ako ni Kuya Joey. Sabi niya to Lori, yung misis niya, na mag-helper daw ako. At least may income. Nakakapabili ka ng dimuntar. Unti-unti na eh. Kasi, nabibigyan na nila na malapit na raw ako sumakay. Ganyan. Ayun. Nakapag-ipon nga ako ng gamit. Habang nag-helper at nag-iinsayo rin bilang apprentice. Eh, maganda naman pala. Kailan ka sumakay bilang apprentice? 1989. Sino mga kabats mo? July 15. Tanda mo pa.
ang kasabay kong sumakay nun si paring Ronnie RB Maloles. Maloles. Mm, yan, dalawa lang kami. Dalawa lang kayo? Kasi natira kami, may natira eh. D.T. Gapit, E.T. Alvarez, R.R. Ponce. Sino pa ba yung mga natira sa amin nun? Kami unang pinasakay, testing daw. Kung sakaling gaganda yung performance, pasasakay na rin sila. May inidolo ka bang hinete? Meron eh. Meron eh. Meron ako. Sino yung... Una ko nakita, nag-apprentice ako si paring Noel eh. Noel J.D. Camo? Sabi ko. Sabi ng mga SOTA. Galing ng Amerika yan. Tauwi lang yan. Yan yung J.D. Camo. Paring Noel talagang nasa picture nun. Talagang sila nag-aagawa ni Kuya Bong eh, no? Andun siya. Sila, Kuya Jerry, Biason. Biason. Andun. Mga Kuya Joey. Joey Makaraig. Sabayan sila, si paring Ebot. Si Ebot. Oh. Sila-sila yung talagang makikita. Pero nung, ayun, nakapasok ka na. Naging ensayo ka na. Naisip mo ba nang magiging class A jacket ka? Hindi po maiisip yun dahil sa dami ng competition. Tsaka outsider kayo, di ba? Oo, marami kang dadaanan eh. Oh. Andyan si Kuya Bong, Jake Guse. Andyan pa yung Eduardo Jr. Sumasakay pa si... Oo, nandun si pa, oo. Oh. Andyan pa I.S. Aguila. Oo. Oh. Pare, andyan si... Marami si kang Dapis, dadaanan diba? Eh. Oh. Si G.D. Camo, M.F. Dakis, L.M. Salvador. Oo. Oh. Mago ka maging... Class A jockey. Hindi mo maiisip na magiging class A ka. Ah. Talagang dadaanan. Kumbaga, bago ka mapasakay, yun muna yung dadaanan mo. Eh. Oo, bago ikaw ba ideklara, ay teka muna, dito muna. Advantage lang ng apprentice, may less 4 kilo ka. Ayan kuya. Yep. Para sa karamihan ng mga nag-a-apprentice, gaano mo pinahalagahan yung pagkakaroon mo ng partida, yung minus 4? Kumbaga, syempre, di ba? Paano mo i-handle yung minus 4 na yun? Yun ang pagkakataon mo makasakay eh. Ano eh, syempre apprentice ka. Oo. Agresibo ka eh. Oh. Agresibo ka, miski pagod ka. Hindi ka na, insayo ka pa rin. Miski nahulog ka nung gabi, wala kang bale, awa na, just wala kang bale, o ano, bugbog lang yung katawan mo. Insayo ka ulit. Makikita ng mga trainer, nahulog ka kagabi ah. Okay ka lang. Ganun. O, wala naman, sabi ko, wala naman. Masakit, sabi nga, insayo pa rin. O sige, sakya mo si ganito. Ganun eh. Nakikita pero nung nila. Unang sakay mo, nagpanalo ka ba agad? Unang sakay ko? Oo, inawa ng Diyos. Nagpanalo ko. Natatanda mo pa? Hmm, si ano. Ang ganda pa ng pangalan ng kabayo ko. Ano? Salamat po. Kumbaga, sakto eh, no? O, nagpasalamat ka doon sa mga taong tumulong sa'yo. Yung mga ganun na hindi mo na sila na ano eh. Paano mo na idaos yun? Salamat po. Ang ganda ng pangalan talaga, kabayo niya eh. Yung Simon yun eh. Paano mo naidaos yun, yung unang palalo mo? Eh, nasakyan, ano yun eh, ang nangyari nun, sweepstake yun, sakay ni kay Joey yun. Joey Makaraig. Lumaban siya ng sweepstake. Baga natimbang lang sa sweepstake. Pagdating nung maiden, sabi nga nung trainer, pasakay daw sa akin, tama-tama, sasakay na yung. Ako nga, si Pedro, sabi nila, si Pedro. Yun din dineklara sa akin. Tatay Waning Makaraig. Yun ang nagbigay sa akin. Sila ko yung Joey. Masakay nga raw. Ano ba, hindi ka ba na-pressure nun? Kasi unang sakay mo yun. Hindi, nung parada. Oo. Nako, sabi. Eh, diba sa San Lazaro, malapit lang yung... Yung crowd, diba? Yung mga tao. Talaga, screen lang na ganun. Hinihumisi ko, parada. Sabi nung may narinig ako. Baka patalo mo pa yan. Uy, kumapit ka. Baka mahulog ka. Ganun. Eh, nipis ko nun. Si 47 lang peso nun. Wala kang problema sa timbang. Mga time yun. Kaya minus 4. Wala. Talagang gumagamit pa ako ng tingganan. Sakaya na. Napalingon nga ako. Sabi ni... Hindi ko pa ano masyado sila Elby Gusin na. Eh. Kay Ebot. Kay Ebot. Eh. Sabi ni Kuya Ebot. Kumbaga numero ko. 7. Sabi niya. Walang lalagpas sa 7 ha. Gumanon eh. Napalingon ako sa numero ko, siyete. Tapos napalingon ako sa kanya, nangiti ako. Mga chinichir ka rin pala kumbaga, ng mga kapa mo. Nakakatubaga, kaya ngiti ko eh. Kapit niya eh, sakay. Pagdating aparato, sabi ko, parang trial lang to, parang practice lang. Mga ganun ako. Nung nasa gito, kita mo, full gate kami, 14. Oh. Paglundag na gano'n, yun na. Manda rin tapos? Hindi naman. Quarto pwesto, sumunod lang ako. Firmis lang.
Ibang lang. Di ba alilaw, ano, diskarte lang ng timbangan. Huwag ka mag-aangad ng... Manalo agad. Kaya mula ko, anong lundag, sabi niya, sabi ni kay Joey na, kay Otoy, malamig yung kabayo mo. Pag lundag niyan, tinuturuan din naman niya ako. Ayun, hanggang may, pagdating nung nakikita mo yun, doon mag-umpisa ka na. Ando na yan, ano na yan, irimati na yan. Ayun, awa ng Diyos, nakaraos naman. Eh, kuya naman, sino naman yung pinakamalaking naging contribution sa iyo, nagturo sa iyo ng pananakay, kumbaga riding style, diskarte? Sino nagturo sa iyo? Kasi, ano kayo? Si Henry, siyempre, nag-school ka nga, nag-schooling ka, George Stribling na rin. Tapos, siyempre, kukuha ka ng magtatanong-tanong ka sa mga kasamang mga professional, titingnan mo yung pananakay nila, paano ba pumalo ng kaliwa, hindi pa ako sanay kung maliwa. Kaya pagka yung medyo walang panalo yung sakay ko, pinapapraktisa mo. Galing ha. Doon ako kumukuha na practice tapos. Naipanalo mo yung unang sakay mo? Ano nagtuloy-tuloy? Nabigyan ka ng maganda ba? Nabigyan naman ako ng mga talagang nagamit ko yung minus mo. Minus 4. Talagang nag-down na mabilis nga eh. Mabilis. Nagkaroon ka agad ng classification. Class A ka agad. Mga ilang gano'ng katagal yun? Hindi ko na rin matandaan kung ano yun. Basta tapusin mo itong ganitong 4 kilo, tapos 3 kilo, tapos 2 kilo. Hanggang yung 1 kilo mo, 1 year yun. One year ka mag-i-stay doon. Sa 1 kilo. Bago ka mabigyan ng classification. Na ngayon, na nagkaroon ka ng classification, class A ka na. Naging class A ka kasi, class A ka nung pagka-graduate mo nun. Ano, ganun pa rin ba kadami yung sakay mo? Oo, dumami rin ang sakay ko nun. Kumbaga, makikinig ka talaga ng draw, yung bulahan. Yung bulahan. Hindi ka pa pwedeng, hindi ka makikinig. Nakakalito kung sino pipiliin mo sakay. Magdideklara yung mga trainer na hindi mo kilala, alam. Basta kailangan nga, importante, makikinig ka ng ano, bulahan. Kaya mamimili ka ngayon kung sino yung... Sasakyan mo. Oo, minsan, miski may panalo. Siyempre, priority mo tong... Quadrant. May mga ganun, ninong mo si ganito. Kahit patok to, di ba? Ninong mo si ganito. Ito yung nag-umpisa ko, hindi ko pa pwedeng... Hindi ko... Miski wala tong panalo, dito pa rin ako. Doon pa rin. Sino yung pinaka-stable mo talagang, tingin mo, naging priority ka talaga ng kwadra na yun? Jason Lim. Jason Lim. Naging ninong. Kinuha rin ako nung nagpapanalo na rin ako. Marami kang, stake race sa pinanalo. Sino natatanda mo? Una kong pinanalo na Triple Crown nun eh. Ah, nagpanalo kang Triple Crown? Latin Dancer. Latin Dancer? Ikaw pala sakay doon? Latin Dancer? Wala kaming panalo. Kasi sumakong loud eh. Yung kalaban nun? Oo. Ang gagaling nun yung mga bats na yun, no? Sila Latin Dancer. Talagang sabi nga ni Joji Padillo, wala tayong panalo, Pedro. Pero, matimbang lang tayo. Discarding timbangan pa rin. Panalo lang tayo, sabi sa akin. Sabi ko, oo nga eh. Laki nga nung tercero. Laki nga nung premium yung tercero. Eh, asintahin ko yung tercero sa akin. Sige, discarte mo na, sabi sa akin. Ganun. Ang kaba nung karera, no? It's now Latin Dancer on the outside. It's Latin Dancer by the rail. It's adjudicata. Finally, Latin Dancer. Adjudicata, Crown Colley, Basti Bone. Ano ba kapag nangyari, long shot? Oh? Oh, long shot siya. Hindi ko rin siya inaasama na nalo eh. Kasi ang sa akin discard ko, matimbang. Matimbang lang. Oh, malaking bagay din. Ayun, paglarga nun, talagang makikita mo sa video pa, hanggang ngayon, pinanonood ko pa ngayon. Talagang kung saan lang yung maluwag, daan, kaliwa, kanan, basta lang, malung makikita ko, kung matitimbang na ako. Rekta, tercero pwesto na, sabi ko, ay, tercero pwesto na. Pagdating nung diretso, ay, kung mananalo. Magpas nga. So, bukod kay Latin Dancer, sino pa natatanda mo? Ito si, si Mushi Mushi. Si Mushi Mushi, yung maliit na mola. Kumbaga, dun ako nagkaroon ng, na, pag nakikita ko ng mga sa karera, Mushi Mushi, gano'n sila. Ay, Mushi Mushi. Parang hello, Nakilala rin. Oh.
Himusi-musi. Nanalo siya first leg, natalo siya ng third, second leg, nanalo siya ng third leg. Triple crown? Oo, oh, hindi siya nakasweep tayang no? Eh. Oo, eh. Ano nakuha niya nung second leg? Segundo. Sayang ano? Sayang inabot, inabot ako. Inabot. Sino tumalo sa'yo? Hindi ko rin matanda. Bilang isang star jockey, class A jockey kayo, paano ba pinaghahandaan ng isang hinete ang malaking karera? Kunyari, nakadeklara sa si yan, sila, yung mga pinalo. Yung pag-mistakes race talaga. Paano pinaghahandaan ng talagang, ano ka nun? Focus ka sa ensayo. Focus ka. Ensayo. Wala mo lang ano yun. Nightlight. Oo, wala mo na ano. Nainom pa ako dati, pero hindi wala mo na. Basta, ano ka rin. Yung baga, kinukondisyon mo si kabayo, ikukondisyon mo rin yun. Ah, hindi pa pwedeng kondisyon yung kabayo, basta sasakay ka lang. Oo, kailangan kondisyon mo rin yung katawan mo. Oh. Tapos, tingnan mo yung programa, paano diskarte. Oh. Yun, ganun. Yung ano sa, yung, parang nakikita ko rin sa kanila, kaya kinokopya ko rin. Pero sa pananakay mo sa Pilipinas, gaano kadedikado yung pagiging isang hinete? Very risky talaga. Dati nga, wala naman tumatanggap ng insurance eh. Sa jockey? Sa jockey. Talagang ayaw nila. Ano raw eh. Very risky nga. Kaya hindi sila masyadong... Isa lang ang tumanggap ng ano yan, insurance, yung Grepa Life. Grepa Life. Oo, yun lang. Yun lang ang alam ko dati. Kalahati pa yun. Kumbaga, nahulog ka, yung hospital yun, kalahati. Kalahati lang ang kanila. Hindi nila ipupul lang. Okay. Anong laban ang hindi mo makakalimutan? Sa San Lazaro yun. Master Rainer. Hindi naman siya state race. Oh. Kumbaga, full gate din kami nun. Master Rainer. Hindi ko alam ano nangyari no pagdating ng Media Melia. Hindi naman siya stakes race pero ano siya last parang last double. Paratingan, parang ganun. Nagkakadihaduhan na kasi yung race na yun. Parang may ano ko, llamado ako eh. Nahulog ako. Nakita ko talaga yung paano kumipot yung kalsada na dinadaanan ko. Talagang hawak ko pa nga yung, hindi ko rin makalimutan yun, hawak yung renda. Kinukuha sa akin, hindi ko binigay. Sabi ko, wag mong bigay. Wag mong kuhanin. Pagka ibibigay ko dun sa trainer, ano nangyari? Sabihin nila, nasama ako dun sa yung mabalita. Tignan nyo nga, hawak ko pa rin yung renda. Sa Pilipinas ka lang ba sumakay sa laban? Doon lang ako na, hindi ako nabigyan ng opportunity yung makapag... Makalaban sa iba. Lumaban sa... Ngayon naman, di ba, class A ka, ang dami mong pinapanalo. Bigla kang nawala ngayon sa programa. Saan ka nagpunta? Oo, nagretiro na ako noon. Maaga ka nagretiro? 2004. Ilang taon pa ako? 37. Napakabata mo nagretiro noon. Ba't nagretiro ka? Paano ba ako nagretiro? Kung ako naman tatanungin mo. Eh siyempre yan ang ano ko bread and butter eh. Diyan ako kumikita. Diba? Kumbaga talagang siguro inalis na rin ako sa karera. Kung ako lang sa sarili ko. Hindi ako aalis eh. Kasi nga diyan kami kumikita, diyan ako kumikita. Eh kaso talagang inalis na rin ako. Parang nakatadhana sa iyo na hanggang mo pa lang siguro. Hindi tayo pwede dyan. Ayun, nagretiro ko. 2004. Mga June yun. Ayun, awa ng Diyos. After nun, ano yung naging ano mo? Nag-taxi ako. Kung ano-ano ba papagkitaan. Ganun. Kasi, makakamulat eh. Hindi ka naman namang problema sa sasakyan. Diba, marami kang sakay. Bigla kang aalis sa karera, diba? Yan nga sinasabi nila eh. Kasi nga, andun pa rin ako eh. Kumbaga, tsaka bata ka pa nun eh. Active eh. Wala kaya tang problema sa timbang nun eh. Medyo bumibigat na rin. Pero hindi ganun kahirap. Kagaya nila Kuya Imo na. Nakukuha ko naman. Ano, diba? Konting bawas ng talaga ng pagkain. Ganun. Nakukuha ko naman. So, nag-taxi ka. Pagkatapos nun. Nag-taxi ako. Two years. Awa na medyos. Nakakaraos naman. Hanggang sa makontak nga ako ni paring William,
na need niya daw yung William Laloma. Mm, si William. Maraming ano ha? Maraming tinutulungan si, hindi ko pa nami-meet si Kuya William ha, pero naririnig ko maraming natutulungan, diba? Ay, kari William din hinahanap, hinahanap niya raw ako. Hinahanap niya ako. Kasi kailangan niya daw ng rider. Ang tanong ko pa nga sa kanya, bakit ako? Kumbaga siguro talagang sabi nga nasa taas si abroad ka na, yung ka talaga. Ayun. Baka mas ligtas ka doon, di ba? Yun nga. Ayun, nawalan siya, nakakailan taon na. Hey, si paring William talagang in-instrumento rin ng Panginoon niya para makapunta ako rito. Tama. Hmm. Hindi talaga, kuya, di ba? Chat, kami naman, kagaya ko. Nakapag-abroad ako, hindi ko alam kung paano ko nakapag-abroad. Oh, wala akong balak mag-abroad. Eh. Lahat naman na tinanong ko, hindi naman nila alam paano... Paano tayo nagsama-sama rin? Paano pa eh? Yung, siya pa yung nangangarap, hindi siya makarating. Totoo, yun. Minsan, tinatanong ko sa sarili ko yun eh. Yung iba, overqualified, talaga, ayaw, di ba? Yung iba, bigla na lang nakakapag-abroad, di ba? So ngayon, ilang years ka na dito sa Japan? Tagal na rin ako, mga nasa 16 na rin, 16 years na rin. Mm. Sa 16 years na yun, di ba, syempre, alam natin, RP Hill ka eh, Class A jockey ka. Marami yung experience mo. Pagdating mo sa Japan, ganun din ba? Tingin mo, Class A jockey ka ng RP Hill ka? Hindi ko iniisip yung ano eh. Mm. Yung dati pa ako, iba na eh. Kumbaga, pare-pares na tayo rito. Mm. Pag yun ako titignan nung dati pa ako, tignan nyo ako yung ngayon. Mm. Paano ko makibagay sa inyo? Mm. Paano ko... Ganun. Eh, ano naman yung mga natutunan mo dito sa Japan, sa Paranakay, sa Pangangabayo, kung ano? Ano ba pagkakaiba? Mag-a-adjust ka talaga. Kasi yung styling ng riding ng jockey sa atin, hindi ubra dito. Mm. Kasi dito ang ensayo rito, puro long leggy. Puro pang jobay style. Pang jobay style lang ano nila eh. Pag nagtuturo tayo, ayaw nila yung nakamaiksi ka agad. Eh, kita mo yung istribo mo, isang dangkal. Wala pang balance yung kabayo mo. Ikaw magtuturo dyan eh. Pag sumakay ka dyan, ikaw na yan. Ikaw na magtuturo. Kaya ayaw nila ng style natin. Maiksi, hindi pwede. Mahuhulog ka, abulay. Sabi nga nila, danger. Mm. Kaya yun, adjust ka talaga ng pananakay, mag-iiba ka. Mag-iiba ka. Tuturuan ka nila, pagre-renda, paano sa kaliwa yung latigo, pati paano step ng hakbang ng kabay, paano mo yung bounce ng... Ang ibig sabihin pala, kuya, kahit sabihin mong napakalaki ng experience mo sa Pilipinas, naging Class A jockey ka doon, marami kang sakay, hindi pa pala sapat, di ba? Parang marami pa palang pakulaman. Ayaw nila. Sasabihin pa sa'yo, professional ka ba? Mm. Mahirap. Hindi nga ako nakakain nun eh. Tanghalian. Sabihin sa'yo, professional ka ba? Jockey ka ba? Ganun. Talagang sabi ko, iba, kailangan mo talaga rito magtiis. Aralin mo yung magtiis, pag-aralan mo talaga yung... Pero hindi ka naman na, insulto nun ang sinabi nila sa'yo na professional ka ba? Hindi naman. Tanggap na rin naman natin yun. Kasi ang tao, pag ayaw sa'yo, wala tayong magagawa doon. Kahit anong buti ng ano yun. Anong pilit mo. Kahit anong pakita mo mabuti, pakit pa rin sa paninaw niya. Kailangan mo talaga rito, talagang wala lang. Down mo na lang yung ulo mo. Tapos, pagbutihan mo na lang bukas. Mm. Kung ano yung gusto nila, sumunod ka na lang. Mm. Basta, kumbaga sabi nga nila, gambat eh. Mm-hmm. Laban na. Ganun. Walang din, Diyos. Nakatagal na rin ako dito. Eh, kuya naman, siyempre, usapang karera tayo. Napapanood mo yung mga karera dito sa Japan, karera sa Pilipinas. Tingin mo ba, kung sakaling magkakaroon ng pagkakataon, isang Pilipino jockey, makakasakay sa Japan, mapapalaban ba? Tingin ko, parehas din eh. Pagdating ng laban, tingin ko, talagang magpapagaang lang kami. Pero hindi, parehas lang yan. Yung in discarte na lang tayo magkakatalo dyan. Mm. Pero yung sabi nila, mabigyan ka ng chance, yun, mahirap yun. Mm. Kasi nga, di ba nga, kinukonsider dito, kailangan marunong mag-Bihongo. Di ba, yun ang inaano natin. Kasi ang pinag-iisipan ko nga rito sa ano natin, laging tanong sa isip ko eh, nakilala tayo rito, nananakay yung iba, magagaling manakay, magagaling mag-alaga ng kabayo. Sana makilala tayo na mayroon din palang isang hinete na lumaban sa karera ng Japan na
Magagaling din pala yung hinete ng Pilipinas para Pilipino para sana oh, sana mabigyan nila ng chance, bibigyan nila ng pagkakataon na magkaroon ng Pilipino na jockey dito sa Japan. Hmm. Siyempre, proud din tayo diyan. Sana nga sa pag-abroad mo. Ano naman ang nabago sa buhay mo? Wala eh, paano bang nabago? Ayun, fix yung salary mo. Hmm. Hindi ka mag-iisip na wala akong sakay. Hmm. Paano na kaya yung ganito? Paano na kaya yung ganyan? Eh dito, meron kang inaasahan every month. Meron ka nang may bibigay na... Kumbaga, hindi mabibitin yung mga pangangailangan. Oh. Manalo, matalo, masusbindi ka man o ano. Meron, stable na yung ano mo. Miski pa paano nakakaraos. Eh, bilang isang horseman, kuya. Kunyari, di ba, natanong ko na rin to sa ibang vlog ko na tatanda tayo, huwi tayo sa Pilipinas natin. Bilang isang horseman, meron ka bang goal na hindi mo pa na, tingin mo gusto mong ma-achieve na hindi mo pa na-achieve sa larangan ng pangangabayo nga? Sa akin, wala na eh. Okay na siguro yung naging jockey ako sa Pinas. Hmm. Gawa ng Diyos, nakapagpanalo. Hmm. Nakilala rin. Miski, ano. Yun na siguro yun. Ano na lang siguro. Mag-ipon. Makapagtayo ng mapapagkakitaan sa Pinas. Hindi naman tayo magtatagal dito sa Japan. Eh, may edad na rin tayo. Siyempre, iniisip din natin na magkaroon tayo ng ano sa doon na lang tayo sa Pinas. Pero may balak ka pang bumalik sa karera. Kasi batang karera tayo eh. Parang feeling ko ha, sa sarili ko, hindi ko lang alam iba. Parang kahit tumanda ako, makakita lang ako ng kabayo. Nagre-recall lahat yun, yung mga pagka, memories. Pagka papasyal-pasyal ka lang siguro sa karera. Pagka pero yung mag-iinsayo, siguro may edad na rin tayo bago tayo mag-retire dito sa ano. Siguro papasyal na lang tayo sa karera. Pero yung magiging trainer pa o ano pa, hindi na siguro. Eh siguro yung ma-share mo na lang yung natutunan mo. Ayun, pagka ano, pag kami magtatanong, yan, siyempre, ano natutunan mo? Yung mga baka pwede ko ma-share sa kanila yung natutunan ko naman sa Japan. Pero kuya, ako ngayon lang ito na, bata karera ako, nakikita kita. Eh. Siyempre, sumusubaybay ako sa mga sakay mo ng bata ako. Ngayon lang kita nakaharap, napaka-humble mo pala talaga. Ngayon naman, ano naman ang maipapayo mo sa mga, yung mga hinete, gusto maghinete, na gustong tahak. Ikaw, hindi ka galing ng, hindi ka, walang connection sa karera, pero naging successful yung karir mo. Outsider. Yung mga nagpaplanong maghinete, na batang karera man sila o outsider, ano naman mapaplano, mapapayo mo sa kanila? Kung ano lang yung ano nyo, ibig sabihin eh, mag-try din kayo maging jockey, mag-apprentice, try nyo lang. Tapos, subok tayo mag-insayo, sipagan lang natin, makisama tayo sa mga sasota natin, sa trainer, lalo na pagka naging jockey ka na, pag makakalimutan niya sota. Number one yan, di ba? Kailangan, meron tayo dyang iski pang-almusal nila, yung mga starting gate boy, yung trainer mo. Kasi hindi naman sota, hindi naman ganyan kalaki yung kinikita niya, di ba? Minsan, pagka yung siyempre yung palubag loob ba? Naalala mo sila? Oo, inanalo ka, natimbangan ka, akin na lang yung kwarto. Hindi naman tungkol yan kung bagano binigay yung mo, di ba? Yung fourth place, no? Minsan ina-arbor. Sige na, di ba? Nagpanalo ka ng dalawa, yung fourth place. Pwede ba sa akin na lang? Pag-consuelo. Eh sa mga hinete naman na sa Pilipinas ngayon, alam natin na kukunti ang karera, ang daming hinete. Kung may opportunity po na makapag-apply kayo ng mag-abroad, kahit saan man sa bansa po, grab nyo na. Kung hindi po ang performance natin hindi naman mahirap eh. Marami tayong challenge dyan. Marami tayong kalaban. Bago tayo mapasakay, kailangan muna yung, alam nyo na, yung nakikitaan nila ng maganda o ano. Eh, basta tsaga lang, sipag lang sa ensayo. Laban lang kung ano. Kapag ano rin tayo, masusubok din natin yung ano natin, talent natin. Pero kuya, ito pa,
paulit-ulit yung sinasabi, nagpapasalamat ako sa mga naging senpai namin dito. Kahit sino pa kayo dyan ng mga senpai namin na anuman larangan, sa kabayo man o hindi. Kasi kung hindi nyo pinagbuti, baka hindi kami nakasunod eh, di ba? Kaya tayong mga bago na paparating dito, ano naman may i-advise mo sa kanila? Eh, siyempre, una yun, huwag mo kakalimutan yung mga taong tumulong sa, sa atin. Yan, nandiyan pa rin yung kakamustahin natin. Ganun lang, pagka ano naman may tutulong natin, eh, gawin na natin. Kasi, hindi naman kumbaga, hindi naman din dahil sa kanila, hindi rin naman tayo makakarating dito. Oh, di ba, kuya? Malaking bagay yun. Yung pinagbuti nila, tapos, yung darating ka dito, bago ka, pagbutihan mo rin para yung, may mga sumunod pa sa'yo, di ba? Merong mag, ma-offer din na may recommenda ka. Oo. Oh, oh, oh. Ganon. Ano masasabi mo nga pala dun sa may bagong karerahan? Happy Group. Hindi ko pa yun masyado alam eh. Hindi ko pa yun. O, ginagawa yun eh sa may... Ang napuntahan ko palang Malbar. O. O, hindi nga ako nakasakay dyan eh. O. Nakasakay ako lang ako sa Carmona. O. Nakakalungkot kasi ngayon, iisa na lang yung karerahan eh. Ngayon, may tinatayo sa Malbar, sa Padre Garcia, yung Happy Group nga. Ngayon, bayang karerista, syempre, kami, batang karera kami, hindi namin ma-achieve yung kung ano man yung nasaan kami ngayon kung hindi dahil sa karera. Kaya, hinihingi namin yung suporta sa inyo. Suportahan niyo yung karerahan sa Pilipinas. Kasi, yung bagong karera. Napakadaming binubuhay niyan. Di ba? Kaya nga, tawag dito, mag-improve. Eh, kuya, ito naman. Baka may gusto kang batiin sa Pilipinas, sumasakay ka, o ano. Hi. Binabati ko yung family sa Pinas. Yung family Reyes, family Hill, sa mga bayang karista at sa mga kaibigan natin dito sa Japan. Kahit saan man kayo naroon, ingat lang tula tayo palagi. Ayan, bayang karista, kagaya ng paulit-ulit na sinasabi natin, itong vlog na to, hindi naman to tungkol sa kung kikita ba tayo o hindi. Itong vlog na to, ginagawa natin to educational purpose, baka may matulungan tayo na gusto maghinete, na ano ba talaga yung naging buhay dito sa Japan. Hindi naman kasi, hindi naman puro hirap, hindi naman puro sarap eh, di ba, dito sa Japan. Siyempre, ganun lang talaga eh. Wala namang sinasabing madaling trabaho eh. Kaya nga trabaho eh. Talagang tsaga lang. Tsaka, palagay natin medyo may kahirapan. Kasi, kumpara naman sa sweldo, di ba, parang okay din naman, di ba? O yun lang, hanggang dito na lang yung vlog natin. Nagpapasalamat tayo kay Kuya Renato na napaka-humble pala. Kayo ko lang ito namit at pinagluto pa tayo ng lunch. Maraming salamat sa iyo, Kuya. Salamat. Salamat sa Diyos sa pag... Sana, click! Oh. Yung channel ni Batang Karera. Oh. Then subscribe na rin po. Okay. Salamat po.